Hi guys, welcome to my channel and welcome to my little store. Guys, ang topic natin today ay about sa mga kompetensya natin. Siyempre pag sinabi natin kompetensya, guys, ayan ay kompetensya, 'di ba? Yung parang ano natin, parang mga ano natin, yung mga BFF natin na mga hindi naman natin masyadong close, 'di ba, guys? So dito sa Miami, guys, may nagbukas ng bagong ano bakery. Pero yung bakery niya may kasama ring sari-sari store. Ibig sabihin, yung bibili ng pandesal sa kanya, eh sa kanya na rin bibili ng kape. Syempre pupunta sa kanya para bibili ng ano ng pandesal. So pag bumili ng pandesal, syempre may kape. Yun, guys, kaya medyo, 'di ba, pag may bagong bukas na tindahan, eh medyo tayo ay medyo nababahala. Aminin natin 'yan, guys. Talagang minsan talaga nababahala tayo. Wow, may bagong bukas doon. Baka mamaya medyo humina ako. Baka mamaya ano, wala nang bibili sa akin kasi sa kanya na pupunta yung mga customer, ganyan. Ganyan yung pakiramdam natin, guys, 'di ba? Aminin natin 'yon. Ganun, guys. Pero ako, guys, yung sanay na kasi ako sa ganyan na may mga kompetensya. Sa 10 years ko na pagtitinda, talagang minsan talagang nakakailan na yung mga nagiging kompetensya ko. Yung iba talaga nagsarado na. Yung iba naman nagtagal lang ng konti. Yung iba naman hanggang ngayon nandiyan pa rin sila. Nagtitinda pa rin na katulad ko. So, sa pagtitinda kasi, guys, kailangan ng tiyaga natin at saka yung sikap at saka sipag. Yan talagang kailangan natin sa pagtitinda natin. Kasi minsan sa pagtitinda naman hindi natin kailangan ng ano, ng tatamad-tamad tayo. Kailangan lagi tayong may energy. Kailangan talaga may energy tayo palagi, guys. So yun nga, guys, ang ano ko sa mga kompetensya natin. So yung mga customer natin pag may bagong bukas talagang doon sila muna bumibili, tinitingnan nila kung ano yung mga panindanan na doon, mas mababa ba. Talaga medyo talaga sa umpisa ng pagbukas ng tindahan niya, medyo humihina-hina ka ng konti kasi syempre iniisip mo yung dati mo pa rin nabintahan nung wala ka pang kompetensya. Pero guys, sa ganyan ng mga kompetensya, basta yung paninda mo mababa pa rin, ganun pa rin, hindi ka pa rin nagtataas sa mga paninda mo, talaga yung customer mo na nandito sa'yo, hindi na yung pupunta doon. Pag nakabili siya doon, mas mataas doon o kaya mas same lang sa presyo ko, syempre pupunta pa ba siya doon? Nandiyan ka na, diba? Lalayo pa ba siya? Same price lang naman kayo. Pero kung mas mababa siya sa'yo, tapos mas mataas ka, talagang doon siya bibili. Kaya dapat, guys, anuhin natin masyado yung ating mga paninda natin, ayusin natin yung pagpa-price natin. Kung sobrang taas, huwag natin masyadong taasan. Yung tama lang talaga tayo na bumenta, guys, ng pakunti-kunti, ganun, para nang sa ganun naman si customer manatili sa atin. Diba, guys? Kaya ganun ang ginagawa ko, guys, hanggang maaari. Halimbawa, may items ako na ano, na tumaas, halimbawa katulad yan, surf ko na yan, yung naka-display ko na yan, yan. Tumaas yan ngayon, guys, di ba? Nasa 30 na yan siya yung puhunan niya. Pero ako hindi ko pa rin tinataasan. Nasa 6 pesos pa rin yung benta ko dyan. Kasi fast moving siya, bukod sa fast moving siya, lagi siyang may free. Lagi siyang buy 5, get 1. Ganun palagi siya, guys. Kanina nga, bumili ako niyan, kulay pink, andito inano ko na. Inupit-kupit ko yung iba, nilagay ko sa stock, hindi ko pa nasasabit. Talagang bumili ako niyan mga 8 piraso na buy 5 get 1. Kaya hindi ko siya tinataasan kasi fast moving naman siya na kahit yung Ariel, buy ka ng 6 get ka ng 1. Kaya hindi ko pa rin yan tinataasan. Lahat ng mga fast moving ko na tumaas ng konti, hindi ko muna siya tinaasan kasi nga may mga free naman siya kahit papaano. Kahit yung mga surf na fabric ganyan, may mga pre siya. Kaya kahit paano hindi ko muna siya tinataasan. At saka yung mga sigarilyo ko, ganun pa rin. Kahit tumaas siya ngayon ng mga 10 ganyan, minsan nga 15 pesos hindi ko pa rin tinataas nung nakaraan. Pero ngayon bumalik na naman yung presyo ng ating sigarilyo. Kaya guys, kung ganyan na may kompetensya tayo, may mga bagong bukas, hindi tayo dapat mabahala.
kung may bagong bukas, basta alam lang natin na ang paninda natin ay kumpleto. Dahil yung mga nandito sa atin, ng mga kapitbahay natin, yung nasa harapan natin, yung nasa paligid natin, yung mga dati natin mga customer, sila ay bibili pa rin sa atin kasi nga eh, halos parehas na naman sa presyo doon sa bagong bukas. Ganun talaga guys, pag may bagong bukas, talagang sa umpisa talaga yan mabili. Pero sa tagal-tagalan yan yung mga customer mo, eh magmumuni-muni din yan na, ano ay, doon na lang ako kaya tinilya kasi kahit paano, ano mas mababa sa kanya kahit pa piso. Kahit piso lang yan guys, eh talagang mababa tayo talaga sa atin pupunta yung mga customer. At maging ano tayo sa mga customer natin guys, maging maaliw tayo, maging magiliw tayo, maging mabait tayo, maging pala kaibigan tayo sa mga customer natin. Kasi isa yan sa mga puhunan natin guys sa pagsasari-sari store, yung marunong tayong makihalubilo sa atin mga customer. Kasi yun nga ang mga customer natin ang pag-asa ng ating tindahan. Kaya yan guys, lalo na sa mga bata. Kaya na ngayon, bawal kasi yung mga bata guys, lumabas, di ba? Kaya nga, medyo matuman yung paninda natin ngayon kasi yung mga bata nga eh. Yun talaga dapat yung pag-asa ng ating tindahan. Kaya lang, ayan nga guys, bawal sila lumabas para na rin sa safe nila. Kaya, para sa kasi safe naman ang ating mga ano, mga customer na mga bata, eh okay lang yan guys, ng ano. So, ayan lang guys yung matitips ko sa inyo kasi eh, parang hindi na yata hihinto yung aking kaharap na nagtitinda ng siomay sa pagpapakinta, pagpapatugtog niya ng binibining marikit na katulad ko, binibining marikit na katulad ko. Yan guys, kasi yung kaharap ko, nagtitinda siya ng siomay, kaya yan, nagpapatugtog siya kasi nga matumal. Siguro isa yan sa mga pampaswerte niya, yung pagpatugtog kasi diba, minsan yung ibang bagong bukas ng mga tindahan, pag nag ano sila, nag-opening sila, nagpapatugtog sila, kaya siguro ganun yung kanyang ano. Pero matagal na siya nagtitinda ng siomay, siguro sa ramdam niya sa tumal ngayon, kaya ayan na lang, nag-ano siya, nagpapatugtog siya ng binibini na katulad ko, binibining marikit na katulad ko. Ayan guys, papakita ko sa inyo ha. Ayan siya guys. So ayan guys, hanggang dito na lang kasi nga eh, si Kuya Ngang Siomay eh nagpapatugtog. Keep safe po tayong lahat mga guys at lagi po tayong magdasal sa Panginoon. Yan po, maraming maraming salamat and thank you for watching.